So what is up sa inyong lahat mga bro? Welcome back to another video na naman na kung saan natin nga balikan itong isa sa mga PBA import na nagpamalas hindi lang ng kanyang angking galing sa paglalaro ng basketball kundi pati na rin itong kanyang naging signature moves na shimmy kapag ito'y nakakadunk o nakakashoot lalo na ng 3-point shot. Tara't kilalanin natin itong isa sa mga PBA import na naging matinik sa outside shot sa pangalan ni Jerald Honeycutt. Pero bago nga natin umpisahan yan mga bro, huwag munang kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So sa dinami-dami nga ng PBA imports mga bro na naglaro sa liga ng PBA, ay talaga namang mayroon tayong hindi makakalimutan, hindi lang dahil sa magaling ito, kundi pati na rin ang angking sense of humor nito o entertainment na dala sa liga ng PBA. At isa lamang yan sa mga katangian na dala ni Jerald B. Wayne Honeycutt o kilala bilang Jerald Honeycutt ng dating prangkisa ng Token Text Phone Pals. Ngunit bago nga ito naging import sa PBA, ay alam nyo bang naglaro muna ito sa National Basketball Association o NBA? Nang madraft ito noong 1997 bilang 38th overall pick para sa team ng Milwaukee Bucks. Tumagal din ito ng 2 taon sa NBA at naglaro rin para sa team ng Philadelphia 76ers na kung saan nag-average ito ng 5 points sa kanyang NBA career. Matapos naman ang karir nito sa NBA ay naglaro naman ito sa Continental Basketball Association kabilang sa team ng Idaho Stampede at Grand Rapids Hoops bago ito napadpad sa PBA. At malamang marami nga sa inyo mga bro magtataka dahil bago nga ito naging import ng Token Text Phone Pals ay naunang naging reinforcement muna ito ng crowd favorite team na Barangay Ginebra noong taon ng 2001 para sa conference na Commissioner's Cup as a replacement import para kay Ryan Fletcher. Ngunit bigo nga ang Barangay Ginebra noon bilang 6-seeded lamang nang talunin ng Red Bull Baraco sa quarter final round. Ngunit nang bumalik nga ito para sa team ng Token Text Phone Pals noong taon ng 2002 para sa PBA Commissioner's Cup ay dito na nga na mayagpag ang kanyang laro dahil sa kanyang inside and outside game, kaya naman hindi na rin nakakapagtaka nang makuha nito ang 2002 PBA Best Import Award. Ngunit hindi naman pinalad na masungkit ang kampyonato kontra sa team ng Red Bull Baraco. Taon ng 2004 ay bumalik muli ito sa PBA, ngunit hindi pa rin ito pinalad na matulungan ng Token Text Phone Pals. Taon ng 2005 ay nagtiwala pa rin sa kanya ang Token Text Phone Pals nang pabalikin muli ito para sa Commissioner's Cup. Dahil tulad nga ni Allen Durham na import ng Meralco Bolts ay may tinatawag na unfinished business nga na maituturing din itong si Jerald Honeycutt para ibigay ang championship title para sa Token Text Phone Pals. Ngunit tulad nga ng sinabi ko mga bro, tulad ni Allen Durham taon ng 2005 ay naging isang dominanting import pa rin ito na kung saan pagdating nga sa rebounding at points contribution ay nangunguna ito sa lahat ng PBA import noon. Sa katunayan nga ay nasungkit na naman ito ang 2005 PBA Best Import Award, ngunit muling nabigo sa kanyang tungkulin. Ngunit tulad nga ng sabi ko mga bro, sino nga bang hindi makakaalala dito kay Jerald Honeycutt na minsan kang pinabilib, pinatawa at siguradong kinainisan na rin dahil kung ang pambato mong ang team ay makakalaban itong Token Text Phone Pals noon na kabilang itong si Jerald Honeycutt, ay siguradong makikita mong masasayawan at masasayawan ito ang paborito mong mga players. At dalawa nga sa hindi ko makakalimutang highlights nito mga bro ay nang dakdakan nito ang dalawang big man ng Barangay Ginebra noon na sila Eric Menk at itong si Romel Adukul ng isang follow-up slam dunk at in your face slam dunk with a shimmy. Bukod nga sa mga yan mga bro ay si Jerald Honeycutt din ang nakitaan ko ng magandang shooting form with perfect follow through at body position at samahan mo pa nga ng shimmy move pagkatapos pumasok ang flawless shot. Kaya naman maituturing ko nga na isa si Jerald Honeycutt sa mga nag-iwan ng baka sa PBA, mapa-Token Text Phone Pals fans ka man o hindi. Isa rin ba kayo sa mga hindi nakalimot sa PBA import na ito? I-komento lang sa ibaba ang iyong opinion at huwag na rin kalimutang mag-subscribe. Comment your opinion mga bro.
This is Sports TV.